Magandang umaga po sa inyo, aking mga kabakyard dyan. Nais ko lang pong i-share ang ganitong klase po na pagpalaki at ganitong klase ang purma ng ating pechay. Kaya mga kabakyard dyan, tuturuan ko po kayo kung paano matagal maubos ang pechay para sa pang-araw-araw na kinaulam at kung paano ito ginawa. Okay, so ito po ay vertical po na ating ginagawa at ito din po ay self-watering pechay. Kaya minsan visit tayo, may lakad tayo, matagal makauwi, no problem po aking mga kabakyard kasi nga self-watering po tayo. So ituturo ko po sa inyo kung paano ko ito ginagawa at mga tips po para maganda at para matagal maubos para po sa ating pangkonsumo sa pang-araw-araw as ulam po sa ating bahay. Okay. Unang tips po aking mga kabakyards para po ay matagal maubos ang ating pechay. Ganito lang po aking mga kabakyards. Kukuha lang po tayo ng isang dahon o dalawang dahon bawat isang puno para talaga ay matagal siyang maubos o matagal siyang magtanda. Okay? So, yan po ang ginagawa ko. Halimbawa po, mamayang hapon o mamayang gabi ay may pechay po tayo na as ulam with karning baboy or karning manok. So, ang ginagawa po namin ay kumuha lang po kami ng dahon. No? Dalawang dahon or isang dahon sa ninyang ito sa taas. Next din naman po, dito naman po ako kumuha mga ka-backyards. Okay? So, next ulam naman po, dito sa baba po kami kumuha para talaga ay matagal maubos. Tatlong ano na po, libre lang po, no? Tatlong floor lang po ang ating kayang nagawa po sa ating pagtanim ng pechay. So, yan po ang unang tips para matagal na ubos ang ating pechay para pang-ulam po. Alam nyo ba aking mga kabakyard na mahigit is 1 week na po itong tubig na ito. So, kahit hindi po tayo nag-bis-bis aking mga kabakyard, okay lang po. Kahit busy ka, kahit may lakad ka, okay lang po. Bakit? Ganito po yan aking mga kabakyard. Oh. May roots po yan mga kabakyard at may mga butas-butas po yan. So, kaya kaya niyang sumipsip aking mga kabakyard. No? Kahit hindi po tayo nakahilig po ng ating pechay. So yun po ang ating advantages po pag self-watering po tayo. Ayan. So yan po ang tips natin sa pechay na self-watering. At ituturo ko po sa inyo yan. Kung paano po yan ginagawa. Ito rin po aking mga kabakyard. Kung pagmasdan nyo, may bacon po dito. No? Walang halamang pechay. Pero may purpose po ito. Bakit nandito ito? So, ang gagawin lang po, ang purpose po nito aking mga kabakyard, kapag maitim na talaga yung nasa baba, yung water po natin ng ating pechay, ang ginagawa po natin ay ganito. Halimbawa, aking mga kapechay. Atin po ito. Ayan. O, kung sa Bisaya pa, giyabok. So, wala nang laman po. So, ang ginagawa po natin, ito ay nilagay natin dito. So, ganun lang po aking mga kapitsay o aking mga kabakyard. At next naman, ito ay transfer po ito dito. So, ganun lang po. Tapos, ito naman ay ating sa Bisaya, iyabok. O. So, yun po ang purpose po ng bikat natin. So, depende na po niyan kung ano yung ma-upgrade pa ninyo para hindi po medyo para po hindi po tayo mahirapan. Okay? So ibalik natin dito na lang. Okay? So ganun po kasimple ang ating pechay na self-watering vertical. Okay? So next naman is kung paano ko ito ginagawa at aking ipapakita po sa inyo. Okay? So by the way, aking mga kabakyards, maliit lang po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 vertical pechay po ang ating nagawa. Depende na po sa depende na po kung gaano kalaki ang inyong backyard at gusto nyo. No, depende na po sa inyo. Pero ganito lang ang aking ginagawa kasi gusto kong gamitin ng ibang bikat o area sa ibang mga halaman. So next time makikita nyo ang iba kong mga halaman. Next na tips po aking mga kabakyard, huwag nyo pong kalimutan kung pwede nang maglagay po ng organic fertilizer. So ang organic fertilizer po natin ay ito lang po yung eggshells natin at dinuduro po natin yung eggshell natin, yung maliit talaga. Tapos huwag nyo rin kalimutan na maglagay ng balat po ng saging. At itong dalawa ay i-mix po sila. No? I-mix po sila. Tapos, mga 2 days after or 3 days, pwede na po na magamit ang ating organic fertilizer. Ginagawa po natin ito once a week. Okay? Once a week kasi iba talaga pag walang organic fertilizer. Yung
concern po natin ay yung ugat niya para mabilis po kumalat sa dito po sa ating soil po. So yun po ang other tips natin ating mga kabagyards. At gagawa na po tayo ng forma kung paano ko po itong ginagawa. Okay? Let's go! Thank you.
Yan po, tayo po ay nagtapos po kung paan natin gawin ang vertical pechay po na ating pwedeng ma-share sa iba. And I hope na makakatulong po sa inyo ito, ating mga kabakyards. So, ang nangyari po nito ay, kung nakita nyo is may bakante pa dito. So, ang plano ko po ay dadagdagan ko po ito ng at least mga limang vertical po na ganito para hindi masayang yung mga space po niya. So, yun lang po aking mga kabakyard. Sana po ay nakatulong po ang video natin ngayon. So, maraming salamat at God bless po sa inyo lahat.